Ang lahat ng kasagutan ay makikita sa banal na pahina bago pa natuklasan ng sensya. Halika, samahan niyo kami na tuklasin at alamin ang hiwaga ng Biblia dito sa JTB Trivia. Ano nga ba ang katangian ang mayroon sa ating mga mahal na mga nanay at gayon na lamang ang pagpapahalaga ng bawat isa sa kanila? Bilang patunay ay may inilaang araw ang sanlibutan upang sila'y maparangalan at ito ay ang araw ng mga ina. Alam nyo ba na may iba't ibang kwento kung kailan nagsimula ang pagdiriwang ng Mother's Day? Isa sa mga ito ay ang pagdiriwang ng Mother's Day sa mungkahi ni Julia Ward Howe. Noong 1872, nag-organisa siya ng pagdiriwang ng Mother's Day sa Boston at ito ay naging kaganapan na sa lugar na iyon sa mga sumunod pang mga taon. May mga nagsabi namang ang nagpasimula ng pagdiriwang na ito ay isang nanay ng isang pastor na taga Albion, Michigan. Noong 1907, isang guro na taga Philadelphia naman na nagngangalang Anna M. Jarvis ang nagpasimula ng isang pambansang pagdiriwang para sa mga nanay bilang pagpaparangal sa kanyang ina. Ito'y naging daan upang mabuo ang Mother's Friendship Day na may layuning tumulong sa healing process pagkatapos ng Civil War. Ninais ni Binibining Anna Jarvis na maparangalan ang lahat ng mga nanay kahit ang mga pumanaw na. Ang unang Mother's Day ay isang church service bilang pag-alala sa 2nd anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina. At noong 1914, idineklarang isang national holiday sa Amerika ang 2nd linggo ng Mayo bilang pagdiriwang ng Mother's Day. Sa Pilipinas naman, ang araw ng mga ina ay unang ipinagdiwang noong 1920 tuwing Lunes ng unang linggo ng buwan ng Disyembre. Noong 1980, ang araw ng Lunes sa unang linggo ng Disyembre ang itinakdang Mother's at Father's Day. Lumipas ang maraming taon at nagpaiba-iba ang petsa at araw ng pagdiriwang ng araw ng mga ina. Sa kasalukuyan, ito ay idinadaos tuwing 2nd linggo ng Mayo at ito ay idinidiwang ng mahigit sa 50 bansa. Isang kaganapan sa Biblia na kung saan ipinakita ng isang ina ang kanyang pagmamahal at sakripisyo para sa kanyang anak. Siya ang ina ni na Aaron, Miriam at Moses na si Jochebed. Sanggol pa lamang si Moses nang pinag-utos ng hari ng Ehipto na ipapatay ang mga batang lalaking Israelita. Natakot si Jochebed na baka matagpuan ng mga tauhan ng hari ang kanyang sanggol na lalaki na si Moses. Siya'y itinago at isinilid sa basket at nilagay sa matataas na damuhan malapit sa ilog habang binabantayan ito ni Miriam. Nagpunta sa ilog ang babaeng anak ng hari at nakita niya ang basket at binuksan ito. Nang magsimulang umiyak ang sanggol, ay naawa ito. Kinailangan niya ng isang taong mag-aalaga sa sanggol kaya't sinabihan niya si Miriam na maghanap ito ng mag-aalaga sa sanggol. Tumakbo siya at sinundo ang kanyang ina upang mag-alaga kay Moses. Dumaan man marahil sa hirap ng kalooban si Jochebed o sa takot sa maaaring mangyari sa anak na si Moses at sa kanilang mag-anak ay pinili pa rin niya bilang ina na proteksyonan ang anak. Tunay na karapat-dapat na parangalan ang mga inang handang itaya ang kanilang sariling kaligayahan, sariling kaginhawahan at maging ang kanilang sariling buhay para sa kanilang mga anak. Ang sabi nga sa mga Kawikaan 31:25-28, marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Kaya naman, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Ating Amang Diyos ay lalong kilalanin, kaalaman ay palawakin. Ito ang JTB Trivia.